So ngayong araw ang ito, nagharap nga ang Brooklyn Nets at ang Milwaukee Bucks para sa kanilang Game 6 matchup. Lamang nga sa series itong Brooklyn Nets 3-2, diba? Dahil nga sa performance neto ni Kevin Durant ng Game 5, 49 points nga ata ang iniscore niya nun. At binuhat niya nga ang kanyang team na Nets single-handedly para nga manalo sa Game 5 na yun sa kanilang bahay. Ngayon, nagharap nga sa Game 6 at wala pa nga rin dito si Kyrie Irving dahil sa kanyang ankle injury. At ito naman si James Harden, nakabalik na nga pero hindi pa nga siya 100% dahil sa hamstring injury niya nga. Pero anyways, dito naman sa Game 6, nagtagumpay nga ang Bucks na tigilan nga ang Brooklyn Nets sa paglaglag nga sa kanila dito sa Game 6 dahil sa umpisa pa lang. Itong Milwaukee Bucks ay talagang nagparamdam na nga dito sa Brooklyn Nets. Double digit lead na agad ang kanilang kalamangan sa first quarter pa nga lang. At ito namang Brooklyn Nets ay hindi maganda ang kanilang opensa dahil halos panay isolation nga sila. At nagresulta nga yun na itong Milwaukee Bucks ay lumaki at napalaki nila ang kalamangan. Pero hindi naman agad sumuko ang Brooklyn dahil palapit din sila ng palapit. Pero tuwing lumalapit nga sila, ito namang Milwaukee ay sumasagot ng kanilang run. At hanggang sa ganun na nga nangyari dito sa buong laban na ito at pagdating nga natin dito sa 4th quarter ay lumayo na nga ng todo itong Milwaukee Bucks para kunin ang panalo against dito sa Brooklyn 104-89. Ito ang Milwaukee Bucks star o yung star player nila na si Chris Middleton ay nagkaroon nga ng playoff career high. Bumiscore nga siya ng 38 points para sa kanyang team. Meron nga siyang 5 steals, meron siyang 5 assists at meron siyang 10 rebounds. 68% ang kanyang field goal percentage. 5 out of 8 nga siya sa 3-point line at sa free throw line naman, 11 out of 12, 91% ang kanyang percentage doon. Ito namang si Giannis Antetokounmpo, nagdala nga siya ng 30 points at 17 rebounds. At 1 point nga sa laban, itong si Giannis Antetokounmpo, 9 out of 10, isa lang ang minti sa 10 tira niya. So makikita mo talaga na lock-in nga itong si Giannis at ayaw niya pang malaglag dito sa Game 6 against nga sa Nets. Si Jrue Holiday ay may 21 points naman na idinagnag para sa kanyang team na Milwaukee Bucks. Para naman dito sa Brooklyn Nets, si Kevin Durant syempre ang nanguna sa kanila. Umiscore nga siya dito sa Game 6 ng 32 points at tapos meron din siyang 11 rebounds, 3 steals. Tapos 40 minutes ang kanyang nilaro. At ito naman si James Harden ang sumunod na leading scorer ng Brooklyn with 16 points. Kaso napaka-onti nga ng shot attempts na ito ni James Harden. Sa kanyang 40 minute din na paglalaro, 9 attempts lang ang kanyang ginawa at 6 3-pointers. Tapos panay pasa nga kasi ang iniintindi niya at si Kevin Durant ang lagi niyang pinapasahan. So hindi natin alam kung ganito lang ba talaga ang gagawing playstyle ni James Harden or baka lang talaga naapektuhan pa nga siya ng kanyang injury. At sa laban nga rin ito, ito nga si PJ Tucker at si Kevin Durant ay nag-uusap nga tungkol sa mga moves. Tinatanong nga ata nito ni PJ Tucker yung galaw nito ni Kevin Durant at sinasabi naman sa kanya or baka tinuturuan nga nito ni Kevin Durant si PJ Tucker about nga sa kanyang moves or ano ang kanyang gagawin. Pero anyways guys, maganda nga makita yung ganyan. Alam natin na itong si PJ Tucker at si Kevin Durant ay competitor at iba muntik nga silang mag-away. Pero at the end of the day, basketball lang naman din kasi ito. At syempre, tropa-tropa pa din pagtapos nga ng laban. Pero yun nga ang nangyari dito sa laban na ito na panalo nga at na-save ng Milwaukee Bucks ang kanilang season. At pupunta nga tayo sa Game 7 sa bahay naman ng Brooklyn. Abangan natin yan. So yun nga lamang guys para sa ating video ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video. And if you're not subscribed, syempre mag-subscribe na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!